Kamusta? Ngayon, ikakwento ko sa inyo paano ko nagawa ng kanta ang isang tula na pinadala sa akin via email. Tara! So welcome to my YouTube channel kung saan nyo makikita nyo ang aking mga awitin, ang aking mga kanta, ang aking mga song covers, kahit ano pa patungkol sa mga musical events. At kung di pa kayo naka-subscribe, mag-subscribe na kayo ngayon at click nyo na ang notification bell para lagi kayong updated sa mga recent activities at mga recent uploads na aking i-upload soon. So gumawa ako ng isang post or nag-post ako sa Facebook sa aking page, which is you can also like that page, na nakalagay doon, I will produce your music for free. Just submit your poem or your creation dito sa email na to. At gagawin ko ng kanta yon. Libre lang. At ipopost ko to sa YouTube. At maraming nagpasa sa akin. Maraming nagbigay ng mga tula nila, ng mga kanta nila, mga awitin nila. At nagpick lang ako ng isa. At nagpick ako ng isang tula na galing kay Jason Blake Basilio. At napakahaba nun. At papakita ko sa inyo ito. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung tula na yon. Siyempre, masyadong mahaba yung tula na yon. Bilang isang songwriter or bilang isang ang composer, kailangan natin pekliin yun, pero nandun pa rin yung buod or yung meaning nung kanta or nung meaning nung tula. So ito yung ginawa ko naman na tula. Bakit pinaikli? Dahil hindi natin pwedeng kunin lahat ng verse by verse or gawa ng kanta lahat ng verse na yun dahil baka umabot tayo ng 8 minuto doon sa kanta na yun. Typically, sa isang standard na music or sa isang standard song, ang pinakamahaba dapat ay nasa 3 minutes to 4 minutes lang. Masyado nang mahaba yung 4 minutes. So, kadalasan ay 3 minutes lang. Itong kanta na to ay patungkol sa isang tao na kung saan ay merong malungkot na pag-ibig. Isang pag-ibig na kung saan ay parang siya lang nagmamahal. So, yung kanta na to ay ginawan ko ng isang arrangement na kung saan ay hindi pang broken heart. Bakit hindi pang broken heart? Kasi kahit ganong kasakit yung nararamdaman niya, kahit ganong kasakit yung nararanasan niya, masaya pa rin siya doon sa feeling ng taong minamahal niya. Kumbaga, kahit masakit na yung nararamdaman niya, kahit ganon na yung nararanasan niyang pag-ibig, ayaw niyang mawala ito. Gusto niya yung nararamdaman niya na yun. Kaya ginawan ko siya ng beat na kung saan ay medyo masaya, pero yung meaning noon malungkot. Kapag ako gumagawa ng isang kanta, binabase ko dun sa meaning ng kanta yung gagawin ko na arrangement ng song. Personally, mas maganda kung gagawa ka muna nung poem or nung composition mo bago yung arrangement o yung tunog ng kanta. Para ma-express mo ng tama at ma-translate mo ng naaayon sa lyrics yung kanta. Minsan may mga awitin tayo na kung saan ay maganda naman siya pero para hindi tumatatak sa puso't isip natin. Pero mayroong mga awitin na kung saan pag narinig natin, makakabisado agad natin, makaka-relate tayo. Di ba mayroon tayong mga awitin na kung saan ay nakakabisado agad natin or nakaka-relate agad tayo doon sa awitin na yung pag narinig natin. It is very important, personally for me na, mauna muna yung lyrics before the rhythm or yung tunog ng kanta. Para maipasok mo talaga or maisynchronize mo or maibigyan din mo yung gusto mong words na dapat maidiin, yung gusto mong emotion na gusto mong ma-emphasize kung bridge ba yan or chorus or gusto mo sa simula pa lang malungkot na or masaya yung kanta. So yung itong kanta na to, ginawan ko siya ng medyo magandang beat, na medyo masaya. At so paparinig ko muna sa inyo ngayon yung scratch ko para marinig nyo na sa composition talaga kailangan nagre-record ka. Another tip, kapag gumagawa ka ng kanta, kailangan meron kang cellphone or meron kang notebook na dala. Sa akin, nung ginawa ko yung kanta or yung nung medyo in-arrange ko yung kanta, syempre nagdagdag din ako ng lyrics para medyo mas bumigat or mas maging mag-blend yung kanta doon sa mga verse, chorus, sa bridge. Ito, ginawa ko siya. Tapos, ito naman sa recording.
narinig nyo, pangit, di ba? Kasi medyo nanguhula pa ako kung ano yung magandang tono, magandang rhythm doon sa kanta na yun. So itong kanta na to medyo emotional or medyo emo. Iniisip ko kung gagawin ko siya na parang My Chemical Style, na parang ginawa ko doon sa may kanta ko na Helena. Or gagawin ko siya ng isang medyo parang Four of Spades na style. So naisip ko mag Four of Spades na style na lang ako kasi yun, doon tayo makaka-relate, doon makaka-relate yung mga bata, doon makaka-relate yung mga generation ngayon kasi yun ang mga sikat. At hindi ko talaga kinuha yung talagang tunog ng Four of Spades. Kumbaga, inspired lang doon. Lahat ng kanta, lahat ng mga narinig natin mga awitin, meron dong merong inspiration yung mga kanta na yon. Hindi pwedeng original na tunog lang nila yon. Sa Four of Spades, 80s music or electro music, no? So ngayon, paparinig ko sa inyo yung kanta. Ito yung isang sample ko ng acoustic na scratch pa din. Kaya nga nasabi ko, huwag ka mahiya na gumawa ng kanta na may mali-mali. Kasi eventually, pagpupuyatan mo yan, gagawin mo yan hanggang sa maging perfect. Bago ko tapusin to, hindi ko napapakita sa inyo yung mga ginawa ko sa inyo. Pero yung ginamit ko na application is Logic Pro. Hindi ko napapakita sa inyo paano akong ginawa kasi masyado matagal at saka wala akong pang-record ng camera dito sa aking computer. Pero pakinggan nyo lang yung kanta. At eventually, sana mapag-usap kami ni Jason at may upload ko to sa music store or sa Spotify. Just comment, give us a like. Sabihin nyo lang kung maganda yung kanta, kung ano yung suggestion nyo, kung ano yung mga final thoughts nyo at ayusin natin to. At kung meron pa kayong mga request or mga gusto nyong paggawa sa akin, just contact me or message me through Facebook. So, ingat kayo at God bless. Oh.